Yung sinabi mo, tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko na maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. At nabanggit mo sa affidavit mo na ang Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes. May nagtanong sa'yo doon, kaya gusto ko lang po i-klaro, narinig mo naman po kanina, wala naman tayong partisipasyon dyan sa war on drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Yun lang, gusto ko lang maklaro, so purely hearsay yung sinasabi mo. Sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. So, klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa'yo? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? Alam mo palang, Hersey, pulis ka, di ba? Wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bungko? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman pala personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro. Kayo ba'y na-pressure na kung ano man yung sinabi mo sa Quadcom, eh itinuro ba sa'yo yun na yun ang sabihin mo? Senator De La Rosa at Senator Bongo, ginulat si Police Colonel Espinido kung saan binalaan ang Quadcom na patitigilin ang Kongreso at matatanggal sa mga pwesto ang mga congressman. Batay pa sa nagsidatingan na balita, hindi umano bumuelta ang mga senador patungkol sa testimonyang isiniwalat sa kanila ni Police Colonel Espinido na hindi umano pumalag daw sila sa mga congressman. Matapos kumalat ang balitang, ipatatawag daw sila sa Quadcom. Nang umamin si Police Colonel Espinido, nadawit si Senator De La Rosa at Senator Bongo. Ready ka naman sigurong panindigan yung sinabi mo? Ha? Yes, sir. I will, sir. Okay. Saka, Mr. Chairman, si Colonel Espinido nandito rin. Baka pwede rin natin siyang tanungin kung may experience din siyang ganun. Siguro naman, Colonel Espinido, gusto mo sagutin yung tanong? Kasi I'm sure kung meron ka sigurong ganun, ipo-volunteer mo na yung tanong. Kayo ba'y na-pressure na kung ano man yung sinabi mo sa Quadcom, eh itinuro ba sa'yo yun na yun ang sabihin mo? O wala? Wala, sir. Wala naman, ano? Personal ko, sir. Personal knowledge. Before Senator Bungko, just a quick question. Yes, go ahead. I would like to reserve my question to Colonel Espinido in the next hearing pag andito na si Kerwin Espinosa at si Rooney Dayan, Mr. Chair. That's all. Yes, sir. Thank you. Mabalik ka next hearing, ha? Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ang next hearing, we will have to set the schedule pa. So ngayon, wala pa tayong fixed schedule. Babalik po kayo lahat, pero except siguro mga PNP chiefs, unless you want to confront... Unless manindigan ngayon yung chart, namin kayo, tawagin namin ulit kayo. Sige, Mr. Chair, kapag andyan kasi sila, Mr. Chair, hindi aalis si President Duterte. Kaya kasi sila palagi tinuturo, nandito sila, nandito. Kaya hindi na natin imbitahin to sila ulit para mabilis umalis si President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Actually, si General Kakuy naman, you're the listed ni Senator Bongo eh. Pero Senator Bongo is now recognized. Yes, please. Salamat, Mr. Chair. Nabanggit, natanong na rin po ninyo kanina kay Colonel Espinido, no? Few questions lang po. You prepared an affidavit, no? And submitted it to the Quadcom. Ikaw ba mismo ang nag-prepare nito? Ang nag-draft, Your Honor, Mr. Chair, ako. Tapos pinapaprint ko na lang sa pro bono na bugad na counsel ko, si Attorney Fernandez. At nabanggit mo sa affidavit mo na ang... Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? According to late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair. But personal knowledge, I have... So, hearsay po ito?
hearsay. Yes, sir. Kailan at hindi pa uso yung pogo ng panahon yun, hindi pa nga natin alam yun eh. Natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, Colonel Espinido? For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard that pogo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na. No? Pero sa what I've said, mention ni late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na cleared na si Navarro, kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya, when in fact ako ang chief of police at the time sa Ozamis. Wala akong pakialam sa Clarin, so focus ako sa Ozamis. But then dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutosan mo raw na para ma-clear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin. Na since naiisa din Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali, ito, tinakot ba? So mag-clear siya para magkausap kami na welcome man siya magpunta sa Ozamis, wala man siyang problema din. So yun ang pag-usap namin at the time. So base sa, matagal na yun, ano, base yes. Sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya, yun ang nag-usap kayo. Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-clear siya kung sakali, nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no? Yung sinabi mo, tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko lang maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, Spini, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong yun? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko yung mga yung deputy ko. Na bakit magpunta siya para sabihin hindi siya, para hindi siya matakot sa akin, kasi ang pag-alam niya, isali ko siya sa list daw. Yun ang pag-intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kuan, hindi ako kasali sa what's list. Kaya nga, recommended ako ni sa iyo, sa inyo, sir, na tumawag si Senator Sayo, si Sir Bongo sa inyo para to prove na ako wala akong kasali sa list. So, ibig sabihin, kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes. May nagtanong sa iyo doon, kaya gusto ko lang po i-klaro, narinig mo naman po kanina, wala naman tayong partisipasyon dyan sa War on Drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong anungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung mag-asalita ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yun na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit, na ganun lang ang narinig ko. But personal so, knowledge to you kung ano ang sitwasyon na ikaw sa about for that matter sa Squad Com na pinag-usapan, wala akong personal knowledge sa inyo, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang, gusto ko lang maklaro. So purely hearsay yung sinasabi mo, sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang po, gusto ko lang iklaro, kasi medyo iba yung narinig natin doon. Nabanggit mo na ngayon na wala kang personal knowledge. Yes or no? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Stated sa affidavit ko din at yun natandaan ko na true kay Kwan lang, true kay late Mayor Navarro. Pero sa inyo, as I've said, personal knowledge, Your Honor, wala. Okay. Salamat. Sa IAS, no? Sa kay bagong IAS natin. Dito pa ba? Si Attorney Dulay, dati po siyang USEC, no, from alam niyo nung mga unang taon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, napag-galit na galit siya dito sa Ninja Cups. Dahil armado po ito, bagamat dinoblin na natin yung sweldo ng mga pulis noong 2018, effective 2018, para magtrabaho talaga sila. Nandiyan pa rin yung mga
tinatawag na Ninja Cops. Ano na ho bang status sa mga kaso nila? Ilan na ho bang naparusahan? Dahil maalala ko noon, naging usapan yan dito sa Senado. Nagkaroon po ng hearing for ilang linggo po, no? Or buwan. Umabot po ng buwan ng hearing yan dito sa Senado. At kung matatandaan natin, naimbestigahan po ito sa Senado noong 2019. Kasi ito nga yung rason na galit si PRRD sa Ninja Cops. Dinoble na niya ang sweldo, nagluloko pa rin, pumapatay. Deadly po itong mga Ninja Cops. Involved po sa sindikato, involved po sa droga. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, wala siyang inutos pumatay ng inosente. Galit siya at gusto niyang, sinabi niya kanina, wala siyang inutos pumatay ng inosente, galit siya at ang gusto niyang tugisin ay ang itong mga Ninja Cops na ito. Kaya ako tinatanong ito dahil kumakalat po sa SocMed, sa social media, ang Splice video where I was quoted that I said a reward system on war on drugs. Hindi po war on drugs yun. Kung papanoorin niyo po ang full video, hindi ko po tinutukoy ang reward system sa war on drugs dito. Tungkol yan sa pagtugi sa Ninja Cops, it was after a Senate investigation on Ninja Cops wherein the Senate and PRRD were reconciling the list of alleged Ninja Cops. Yun ang tinutukoy ko doon. I was merely quoting the former president in his desire to arrest and put an end to these Ninja Cops since I was asked by the media kung anong sinasabi po ni PRRD noon. Lahat naman ng media, paglabas ko rito, anong sinabi ni Pangulong Duterte at sinasabi ko naman, I am not authorized to speak in his behalf. No, hindi ko naman pwedeng sagutin yan dahil senador na po ako noong 2019. At patuloy pa rin sila nagtatanong, kaya na-quote ko lang po si dating Pangulong Duterte. Usapin po ang tinutukoy sa interview sa akin noong 2019 ay ang pagtugis po ng mga Ninja Cops na nang-abuso sa kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakikipagsabuatan sa mga drug lords. Yun po ang tinutukoy ko sa interview based sa binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Tinatakot niya po ang Ninja Cops at kung pakikinggan niyo po muli ang sinabi niya at sinabi ko, inulit ko lang po yung tinanong sa akin ng media sa Senado. Hindi po ito tungkol at wala po itong kinalaman sa walang basehang parata ngayon na diomonoy reward system kapalit ang buhay ng sinuman noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Tulad din naman po ng sinabi ni PRRD noon sa kapulisan, gampanan po nila ang kanilang tungkulin, proteksyonan ng buhay at kapakanan ng mga inosente sa paraang naayon po sa batas. This also goes to show that PRRD did not tolerate any abuse of power from the police. His statement somehow prevented abuses to happen by stating a stern warning that anyone who goes beyond his duty will be punished. His strong stance against criminality out of pure love for the country is why he is loved by many. Banggit po kanina ni Senator Bato, iba po yung pantakot intimidation. Mr. Chair, wala pong lugar ang mga abusadong law enforcers sa Administrasyong Duterte. Dahil ang dating Pangulo pa mismo, galit na galit talaga siya at dito sa mga tinaguri ang Ninja Cops. Kaya po, gusto ko nating marinig sa IAS kung ano na ho ba ang nangyari dito sa mga Ninja Cops, sa mga tiwaling pulis na nang-abuso ng kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakikipagsabuatan po sa drug lords. Kumusta na po ang mga kaso nila? Meron na ho bang na-dismiss? At hingi lang po kami ng update ng komite. Mr. Chair, yung pong sa Ninja Cops, sa akin pong pagkaalala, ito po ay resolution lang po ito bago po ako nag-assume ng aking opisina. Hindi ko lang po hawak ngayon, Mr. Chair, yung details po noong kaso na yan. Ngunit ako po ay handang magsabit po sa komite na to nung update po doon sa mga kaso po na yan. Sige po, pwedeng paki-submit na lang po sa komite. Opo, Mr. Chair. Sa ngayon ba, meron pang mga Ninja Cops? Hindi ko po masasabing Ninja Cops po, pero tuloy naman po ang pagtugis po namin doon po sa IAS, lalo po doon sa mga nai-involve po na ating mga kapulisan doon sa mga may pagputok po, paggamit ng baril, pag may namatay po. Tuloy-tuloy naman po yung aming pag-imbestiga po sa mga motu proprio cases po natin, Mr. Chair. Salamat, Attorney Dulay. Balikan ko lang po si Colonel Espinido. Colonel Espinido, to clarify, no, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you
for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman, daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan, maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi ko naman po trabaho 'yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga CPNP pag may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in Luzon. Medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PDEA, to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo, I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakalam, trabaho niyo po yan bilang police dun sa area ninyo. Tama ba, Colonel Spinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for the treason. Pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung mag-sali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inanong ko sa kanya na hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-uusap namin, Your Honor, Mr. Chair. So klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko, may pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge sa Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa, for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, late Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko, kung since wala ka namang personal knowledge. Wala. Bakit naman, nasingit? Wala naman siguro. Sigurado ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Okay, meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo? Na affidavit? Original affidavit? Yun naman ang original sa akin, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ko doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin? I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Qualcomm, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinupunta ko ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa last two, basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang kasi na pag-usapan yun, Your Honor, Mr. Chair, kasi ako lang ang hipin ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So nagtanong siya bakit ako hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang ano yun na lasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinaintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Turo sa inyo sa ang sabi ni Sir Bunggo. So yun lang, ang parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit, Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record, you're included here in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Qualcomm, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay.
para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? Anong meron silang affidavit na inisip. Wala ka rin hawak na affidavit. Wala akong... Can you, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka rin kopya ang dala ngayon, sir? Nasubmit wala. Po. Ah, sige. Okay. Just inform us sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Karayan, sir. Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair. What did the Quadcom Committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case and I must have a probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So, yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman pala personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puring ng isang tao na wala ka naman pala personal knowledge. Ito, madagdag ko lang with the permission of Senator Bongo. Two 2:34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarín, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through steel. Dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagsabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, wala, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. Asa ka pa, pangalawa, ikaw lang. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. Hindi ko, ang motive lang tinatanong ko, hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako kasi kung cleared si General, si Navarro, sinabi ni Bongo, sinabi ko, hindi ko talaga ma-kwani, but anyway, I will tanungin lang kita sa next year pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bongo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have 1 minute to go. Okay, perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Eh, wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit. Colonel Espinedo. So last, no? Sir, before you leave, anong affidavit ba ito? Iba yung pinakita sa akin ng council. It's about funding. Ito naman, it's about Navarro, Mayor Navarro. Iba. Ibang topic. Related po siya, related. So we're talking about one and the same affidavit? Sige, okay. Salamat. Anyway, sa DOH, no? Napaka-importante po nitong mga rehab centers natin. Nabanggit po kanina ni Senator Cynthia Villar, na yung pinatayong rehab center sa Las Piñas. May pinatayo po si dating Pangulong Duterte sa Nueva Ecija, sa Bukidnon. Sayang naman po ito. Gusto nating magamit sana ito ng mga gusto magbagong buhay. Ako naman, nirespeto natin ang human rights. Gusto natin na mabigyan po sila ng pagkakataon na magbagong buhay kasi addicted sila eh. Napasok sila dyan at tulungan po natin na
sila. As chairman sa Committee on Health, napaka-importante po ito sa akin. Kaya lang, nagiging problema yung commitment order. In aid of legislation, sana po'y mapag-aralan natin ito. Yung iba dyan nagsusurrender dahil sobrang tagal ng commitment order, too tedious po. Sobrang hirap silang makakuha ng commitment order. So kumusta po? Halimbawa, itong sa Las Piñas na tumulong po si Senator Cynthia Villar na mapatayo. First few months of Duterte administration pa po ito pinatayo itong rehabilitation center. Okay, good evening po, Mr. Chair and Your Honors. Specific po for Las Piñas DRC, nung tinayo po to, we started our operations for Las Piñas Rehab Center ng around December of 2019. However po, nung dumating ang 2020, dumating po ang COVID, it was used as a COVID-19 temporary treatment and monitoring facility for COVID-19. We resumed operations as a rehabilitation center for that facility nung 2022. And it's now operating at 50% of its capacity, which is 50. The reason for that is medyo kailangan pang i-enhance yung ating facility, and also the need for a higher level of budget po for that. As far as the other facilities are concerned po, Malaybalay and also Mega, they're fully functional naman po. Siguro sa Mega TRC, which is in Nueva Ecija, medyo naparami lang talaga natin ang capacity niya. But it's fully functional, same with Malaybalay TRC. Now on the aspect, yes sir? Meron akong nag-graduate sa mga... Yes po. Ilan ako? Hindi ko po alam ang numbers, but I can submit it to the committee. Writing na lang, pakisubmit na lang po sa committee. Yes po. And sir, thank you, Senator. Seminars ka na rito, so you really have to... Yes, sir. Yung tungkol naman po sa difficulty in admissions, part po talaga ng RA 9165 na kailangan kumuha ng court order. Po. So that's part of 9165. Now, if I may continue, sir, Kuy, So ang DDB po came up with the Temporary Confinement Order, which is something that we will use to make it easier for them. Likewise po, only a small percentage of our persons with substance use disorders need to be admitted in a rehabilitation center. So bago po natin sila i-admit ang isang drug user, i-assess po natin ng mabuti, see the level of severity ng kanyang addiction, mild, moderate, or severe, and then we push them to the appropriate rehabilitation program. With that po, with that method po, what we are seeing right now is there are more cases being seen sa community-based programs natin at saka sa outpatient programs. Si Doc, siguro yung mga experiences ninyo dyan, lalo na doon sa Mega, sa Nueva Ecija, at saka Malaybalay, Bukidnon, kung ano lang yung, give us a feedback na lang, as we implement it, ano ba? Will do, sir. Ngayon, nag-system court order, no? Para ka mapunta na court, di ba? Court order court, for admission, court, sir. No? So, pero sa may binanggit kang DDB, so, si General Kuyata was raising his hand. Sige, sir, can we keep it brief? Kasi nayana ako sa mga, wala tayong hinandang. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Tungkol po doon sa requirement for court orders sa both voluntary and involuntary confinement sa rehab center, provided po sa 9165 yung requirement na yan. However, we have submitted a proposed legislation po, amendment sa batas na yan, na tanggalin na yung requirement for court order for voluntary confinement. Instead, yung patient po will just sign a waiver na pwedeng pang-protection naman po ito ng mga TRC natin, kasi there are instances na may mga pasyente na miski voluntary siya, after some time, after a few months, hindi pa tapos yung kanyang 6 months confinement, gusto nang umalis. At kapag hindi naman po yung pinayagang umalis, ma-arbitrary detention naman po yung mga rehab center natin. So it's a form of protection also. So, thank you, Mr. Chair. So thank you for enlightening us. So, pero anyway, ladies and gentlemen, lady and gentlemen, so General, thanks na lang to all of you. And General, thank you message to all of you for attending our first hearing. Definitely, may susunod pa po ito. And COMSEC, let's invite na this time mga incumbent na. Incumbent PDEA, incumbent DDB, incumbent PNP, high-ranking officers and officials. So with that, so maraming salamat sa inyo lahat. And no objection tayo. We suspend our first hearing of the subcommittee of the Blue Ribbon investigating the Philippine War on Illegal Drugs. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong opinyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng iyong komento at atin na itong babasahin isa-isa.